Heto kami ni Tatay. At aming chikiting patron. Welcome kayo sa aming home sweet home. Hello guys! Magandang araw po sa lahat. Nandito po ang inyong Mama Lab. Magluluto po tayo ngayon ng spicy pork adobo. Welcome po kayong lahat sa kusina ni Nanay. Guys, yung ating mga sangkap, isang kilong pork belly, pinahiwa ko ito sa malalaki, hindi kagaya ng ibang adobo na maliliit, kasi kapag naluto na yung adobo natin, di ba nagsisrink siya, so ayan, pinahiwa ko lang ng medyo malalaki. Tsaka ipagpaumanhinan na ninyo, wag na ninyong pansinin, dahil Ilocano po ako, maglalagay ako ng luya. Then gigisa natin ito sa bawang at sibuyas, tapos maglalagay din ako ng star anise. So, ito yung ating gagamitin na vinegar, apple cider vinegar, saka yung ating soy sauce. Gagamit din tayo ng mantika para sa pagigisa. Ito na po, mainit na po itong ating kawali. Na natin yung bawang. Yan, konting halo-halo lang yan. Sunod na natin kaagad yung sibuyas. Marami kasi ako pag adobo, mas gusto ko pag maraming bawang at sibuyas. Parang mas masarap kasi yung lasa niya eh. Ay, ilagay na rin natin yung luya. Guys, optional lang ang luya ha. Alam naman ninyo pag Ilocano, mahilig sa luya. Sarap yung adobo natin kapag gisang-gisa. Nag-brown na kaagad yung ating bawang kasi mainit na yung mantika natin kanina eh. Pero okay lang. Medyo lutuin pa natin ng konti yung ating sibuyas. Papaibabaw na natin yung ating karne. Ang lalaki ng hiwa. Ito yung masarap na adobo. Lalo na kapag yung malambot na malambot. Sarap po. So, haluin muna natin yan. Yan, para magisa. Gigisa natin na mabuti. Kunin lang natin yung ilalim para hindi masunog yung ating mga bawang at sibuyas. Ang bango. Ito ang gustong-gusto ng mga Ilocano eh. Yung naaamoy yung luya. Kung ayaw ninyong maglagay ng luya, optional lang po yan dahil sa pagiging Ilocano ko. Hahaha.
So, bago ko ito tatakpan, ilalagay ko na yung star anise. Ayan. Then, maglalagay na rin ako ng paminta. Mas maganda kung yung pamintang buwang ilalagay ninyo. Pero kasi si Joel, may sakit siya ngayon. Medyo ayaw niya yung may nakakagat-kagat na paminta. So, okay na. Pero guys, bago ako maglagay ng toyo, nilalagyan ko muna yan ng tubig. So, papalambutin muna natin. Hintayin natin na ma-absorb niya yung tubig. Tatakpan uli natin yan. Simple lang naman ang adobo, diba? Ayan. Ako. Tignan natin, ha? Ayan. Kapag halimbawa, napakuluan na yung... Ito yung style ko. Kapag napakuluan ko na siya sa tubig at medyo lumambot na siya ng bahagya, mas madali na lang kasi ma-absorb yung toyo. Tsaka mas masarap siya. Ayan, maglagay na tayo ng toyo. Then, maglalagay na rin ako ng suka. Isasabay ko na. So, konti lang muna yung suka na ilalagay ko para hindi siya masyadong umasin. Pwede naman nating dagdagan mamaya. Hindi ko muna siya tatakpan. Mamaya na lang natin takpan. Hintayin muna natin na kumulo ng kumulo. Ayan, kung sa palagay ninyo luto na yung suka, lalagay nyo na yung laurel. Hindi ko na pala naipakita yan kanina. Tapos, lalagay na rin natin yung sili. Kailangan maraming sili kasi spicy siya. Then, tatakpan na natin. Pagkatakip, papahinaan na natin. Nasa 220 siya, gagawin na nating 180. Ayan. Hintayin na lang natin hanggang sa lumambot yung ating karne. Check na natin, guys. Ayan. So, tignan natin kung malambot na. Ayan, malambot na yung karne. Haluin na natin. Ayan. Ipapailalim na natin yung sili. So, ano ba ang gusto ninyo? Gusto ba ninyo yung adobong tuyo? O yung medyo may sabaw. Sa mga bata, may mga anak na maliliit, kailangan natin yung sabaw. Sa mga sa mga umiinom, yan, pag gagawing pulutan, ang gusto ng iba, tuyo. Yan. Meron naman yung iba, gusto yung masabaw. So, bahala na kayo, guys, kung anong gusto ninyong klase ng pagluto. Ngayon, papakuluan ko pa ng minsan, pero titirisin na natin yung sili para maging spicy talaga siya. Ayan. Yums. Isang kulo na lang ito. Tapos, pwede na natin itong ihain. Ready na ito para sa ating pananghalian o kaya hapunan. At kapag luto na po ang ating ulam, ano po ba ang ating isinisigaw? Mangantayon! Salamat po sa panonood ng aking mga video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na.
bigyan niyo din po ako ng thumbs up.